Halo, ito na po siguro ang barahang napili mo, tama? 50 baraha lang nandito at nasubukan ko na ang 49. Oo. 50. Sa tingin ko, yan nga ang baraha ko. Salamat po sa pagpapagaan ng loob ko, pero hindi ko pa rin maintindihan ang trick na to. Excited na akong subukan to pagdating ng mga kaibigan nyo. Magsanay ka lang na magsanay, Nina. Makukuha mo rin yan. Kagaya na lang ng paglahuin mo ang paboritong tasa ng lola mo. Hindi na namin to nakita. At yon ang magic. Alam nyo na napasag ko po yun, Lolo. Ang ganda ng araw ngayon, Nina. Naglalaro ka dapat kasama ng mga kaibigan mo. Noong kasing edad mo ko, nasa labas ako magmula umaga hanggang gabi. Hinahabol nga ako lagi ng mga magulang ko para pauwiin ako tuwing hapunan. Malayo po ang bahay ng mga kaibigan ko at wala rin po akong kaedad na bata rito. Pero okay lang po yun dahil masaya po akong kasama kay ni Lolo. O, diba? Wala sa sombrero ko. Wala rin sa manggas ko. Pero teka, wala akong manggas. Tandaan mo, dyan ka lang hanggang tapikin ko ng 3 beses ang sombrero. Walang sisilip na balbas. Wow! Ano nangyari dito? Matagal niyang bakante ang bahay na to. At ang mga damo, mas matangkad pa kaysa sa akin. Napakaganda! May bagong lipat siguro dito. At may bakod na rin! Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Mukhang may asa sila, Bambam. Mabalahibo, Bambam. Pwedeng pusa, isda o palaka, pero sana talaga yun ay aso! Halika, tignan natin! Huh? Dito ka nakatira, ako dun lang. Ilan taon ka na? May aso ka? Gusto mo magkapunan sa aming kasamang lolo't lola ko? Magician ako, papakita ko sa'y magic ko gamit ang baraha. Halata namang magician ka rin tulad ko kasi nagawa mong paglahuin ang sarili mo. Pasensya ka na. Baka nabigla ka ng sobra. Pero ikaw pa lang kasi yung batang nakita ko rito sa amin at naisip ko na pwede. Hindi bali na lang. Ay, nakamali na naman ako. Pero mukha ka namang mabait. Paalam. Teka, sigurado kang ayaw mo kong umalis? Pangako, magdadahan-dahan ako sa pagsasalita at sa mga tanong at... May kambing ka? Mas mainam pa to kaysa sa aso! Kumusta, totes na kambing? Maligayang pagdating dito! Ang sombrero ko? Ay naku, okay lang naman. Ngayon, mukha na siyang tunay na magician hat na may mga cool na bagay, hindi ba? Zero, nasan ka na ba? Zero ang pangalan mo? Napaka-cool nun! Oh, ako nga pala si Nina. Alam mo, dapat siguro nagpakilala mo na ako sa'yo kanina bago kita inimbitahan sa bahay ng lolo't lola ko. Pasensya ka na sa akin, ha? Sa tingin ko, naiwan mong bukas ang gate dahil hindi ko makita si Toad sa likod bahay. Hindi magiging maganda ang tingin ng mga bagong kapitbahay natin kung makikita na lang kinakain ito ang lahat ng bulaklak nila. At ganun na lang po kung paano halos makain ni Toads ang sombrero ko. Pero nakuha ni Zero ang loob ni Toads na parang ganito. At binatawan na lang niya to sa damuhan. Hindi ba, Zero? Talaga namang nakamamangha ang kwento niyong yan, Nina at Zero. Sa kwentong tulad niyan, sa palagay ko hindi niyo makakalimutan ang araw na naging magkaibigan kayo. Ibig sabihin ang araw na naging matalik tayong magkaibigan.